Ayan, gamahakin na nawala na tayo ng memory na putol. Dudugtong ko na lang mamaya, 8 minutes yun eh. So ngayon, ito, ayan, nag-fail siya. Talaga. Metal detector. So, tetesin ko siya uli. Pumasya siya o hindi, ika-calibrate ko pa rin siya. Tingnan natin kung magpipail sa test. Tagal mag-test ng level detector ah. O, pumasa naman. Pero pinulat to na level detector always fail. So ibig sabihin tinest nila yan ng maraming beses. Okay? So tinest nila ng maraming beses pero nung tinest ko pumasa, di ba? Ang gagawin ko ngayon, ika-calibrate ko pa rin siya kahit papaano. Kasi pinulat siya eh. Hindi ko pwedeng gawin na wag na kasi nag-pass naman eh. Eh malay mo pag binalik daw mag-fail ulit, tapos babalik ulit. So kakalibrate mo na lang para hindi na siya bumalik. So kakalibrate natin 'to ngayon. Yan, para makita nyo kung paano ko siya calibrate. So, ibababa ko tong camera ng konti. Ibababa natin. Alam nga. Para makita nyo lang kung paano ko i-calibrate. So yan, may pin dito. Ito yung pin na kulay blue. Yan yung pin na yan na kulay blue. Yan yung isini-switch pag ika-calibrate mo dito yung level detector. So papakita ko sa inyo kung paano i-calibrate. So ngayon, yan tumatakbo siya ng dialysis. So kailangan yan lalabas yung level detector. Kagaya nito, tatanggalin ko ha. Yan, ganyan. Hindi mo siya makakalibrate hanggat hindi siya lumalabas to. At saka hindi mo siniswitch tong pin dito. Parang ang dilim eh. Ayan. Ganyan ko na lang. Kita ba? Dito. Kita. So ngayon, ayan, na siya, air detector alarm. Ang gagawin ko lang, isi-switch ko to. Ayan, kulay blue pin. Lalagay ko doon sa bandang dulo. Kasi tatlong pin yan. Yung regular nung una, kunyari ganyan. Pag ika-calibrate mo, ililipat mo lang din dito sa kabila.
Pagkatapos si calibrate, ibabalik mo na sa dati. Okay, nalipat ko na. So, dito mo i-adjust. Ito una. Tapos pangalawa. Hindi ko lang kabisado kung clockwise o counter. Tatry ko ngayon. Kailangan magre-red yan. Wala kayo nakikitang red. Kailangan bubukas yung ilaw. So, walang umiilaw. Ika-counterclockwise natin. Yun, lumabas yung ilaw. Nakita nyo? Pag inikot ko pabalik yan, mamamatay yan. O, namatay. Nandito ah. Tignan nyo yung nandito. Counterclockwise. Yun, nakita nyo ilaw. Balik nyo konti. Kailangan pag inikot nyo, daan-dahan lang. Tapos pag umilaw na, tama na yun. Huwag yung all the way na ganun. Konti lang. Pag ikot nyo lang konti, pag umilaw na, tama na. Ayan, ikot ko unti-unti hanggang sa umilaw yan. Ayan na. Tanggalin ko na. Umilaw na siya. Yung isa naman, yung nasa baba. Ito yung ilaw. Ito yung ilaw niya. So, counterclockwise. Yun na, umilaw na siya. Ito. Babalik ko unti. Up. Up. Ngayon, ika-counterclockwise ko ulit. Dahan-dahan para umilaw siya. Na, umilaw na. So, okay na yan. Kahit namatay yung isa, okay na yan. So, itong pin, ibabalik natin sa dati. Yan. So, ngayon, te-testingin na natin siya. Yan, te-testingin na natin kung okay yung pag-calibrate natin. Kailangan pag tinanggal mo to, mamamatay siya kagad. Yan, tagayin yan, tatanggalin ko. Yan, dapat ganyan. Pero pagkatanggal nyo, maya-maya pa namatay, kahit 3 seconds, 5 seconds, adjust nyo na lang uli. Pag na-calibrate nyo, ganito gagawin nyo, ay te-test nyo pa rin. Ite-test nyo pa rin siya. Yan. Para alam nyo. Kahit dalawa, tatlong beses, depende sa'yo. Okay. Tapos na. So, ang gagawin ko ngayon, ite-test ko ngayon siya ulit. Nakita nyo yung fail na ano? Level detector. Ayan, oh. Nag-fail yan. Kaya naka-red. Yung iba naka-blue. Siya lang ang naka-red. Ibig sabihin, ilang beses nag-fail yan. So, babalik na natin yung ground. Okay. Ngayon, tetestin natin siya. Na, pumasa na yung level detector niya. So, okay na itong machine. So, ang gagawin ko na lang, tatapusin na lang natin itong test na to. Pero papatakbuhin ko pa rin siya, itetest ko pa rin siya ng pangalawa para sigurado na okay na yung machine. Itetest ko ng dalawang beses yan.
Kaya ngayon, titignan muna natin kung papasa to lahat. Pag pumasa to lahat, hanggang dito na lang tayo. Nakita nyo naman kung paano ko i-calibrate. Pero yung kung iisipin nyo yung 5 volts, ano yan eh, minsan baka naalog lang. Kagagalaw nila o kaya ano, dahil dito, nagpe-fail, pinipilit nila siguro kaya nag 5 volts. Or inalog nila. Ganun. At tapusin ko lang yung calibration niya. Tapos, yun na. Good to go na. Eh, magmi-mix pa ako. Bago matapos to, nakabalik na ako. Okay, ilalagay ko lang yung mga powder na minimix ko. Panoorin nyo lang kung ano nangyayari sa machine. Saka yung mga tao naglalakad sa labas. Panoorin nyo lang. Thank you.
positive pressure na lang, papasa na siya. Ayan na, kumusta na. Ganito na lang muna tayo mga kamakina. Okay na tong machine, level detector lang ang problema. Siguro kung magpe-fail siya mamaya ng kahit anong problema, ipapart 2 ko na lang. Pero siguro wala na to. Okay, hanggang dito na lang tayo mga kamakina. Salamat sa mga nanood, nag-comment, nag-like, nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sana huwag kayong magsasawa. Hanggat may nasisirang machine, magbablog tayo. Okay mga kamakina, ganito na lang ako. Salamat mga kamakina.